Wala na po ako sa ABS-CBN. Wala na po ako sa kapamilya na. Wala na po ako sa ABS-CBN. Wala na po ako sa kapamilya na. What? Hello guys, si Daryl Ong po ito at magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi kung anong oras ka man nanonood ngayon at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, hindi po ito clickbait, totoo po, wala na po ako sa ABS-CBN, wala na po ako sa Kapamilya Network. Pero bago ko po ikwento kung anong nangyari, gusto ko po muna sanang hingin ng inyong oras para mabigyan ako ng pagkakataon magpasalamat sa lahat po ng tao na naging malaking instrumento sa karir ko po. Actually, matagal ko talagang pinag-isipan kung gagawin ko tong vlog na to dahil una sa lahat, hindi naman talaga ako vlogger, isa akong singer. Pero ako kasi yung tipo ng tao na hindi talaga ako matahimik pag kunyari meron ako nagawang atraso na hindi ako nakapag-sorry o meron pabor na nabigay sa akin na hindi ako nakapagpasalamat. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako makapag-sorry sa'yo or makapagpasalamat sa'yo. Kaya medyo natagalan pero nakapag-decide pa rin akong gawin to. So, paano ba? Sige, mag-throwback tayo. Una sa lahat, maraming salamat po sa The Voice of the Philippines Season 2 broad team and staff. Dahil nabigyan niyo ako ng chance 5 years ago. Actually, 6 years ago. 6 years ago, nabigyan niyo ako ng chance mapasali sa show at unti-unti somehow doon po ako nakilala ng lahat ng nanonood sa ABS-CBN. So maraming salamat po sa tiwala na binigyan niyo sa akin. After ng The Voice,
hindi man po ako pinalad manalo, pinagkatiwalaan po ako ng ASAP. Hindi ko po alam kung pwede kong banggitin yung pangalan kasi baka may bawal eh. So sa lahat po ng bumubuo ng ASAP, kay Miss J, Ate J, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa akin na makatungtong sa ASAP stage. At bawat moment na nandun ako, hindi ko po malilimutan. Maraming maraming salamat sa lahat po ng staff, lalo na po yung mga nakakahalubiro ko po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Gusto ko rin magpasalamat sa aking Dreamscape family na talagang tumulong po sa akin. Alam niyo po yung mga teleserye theme songs na nabigyan ako ng pagkakataon makanta. Dahil po yun sa Dreamscape. Yung Stay na ginamit sa On the Wings of Love na talagang napakalaking boost po na binigay sa career ko. Dahil po yun sa Dreamscape. Maraming maraming salamat po, Sir D. At sa lahat po ng bumubuo, Tita J. Sa aking manager na Dreamscape din, Ate K. Maraming maraming salamat. Hindi ko kayang sukatin kung gaano kalaking opportunities yung dumating sa akin kung hindi dahil sa inyo. Gusto ko rin magpasalamat sa Star Creatives, kay Sir H at kay Ma'am D, na actually yung pinakaunang teleserye theme song po na nakanta ko ay yung Ikaw Na Nga, na original song po ni Sir, ni Kuya Willie, Kuya Will. Ginawa ko po ng cover sa YouTube at napanood ng isang boss sa Star Creatives. Tapos ginamit nila dun sa teleserye na pinagbidaan ni Ma Salvador, Bridges of Love. Yes, so parang 6 years ago na rin yun. So after nun, dun na sumunod yung sa Dreamscape naman, yung Stay, sa On the Wings of Love, yung Basta't Kasama Kita sa Ang Probinsyano, yung Ngayon Hanggang Wakas, ginamit din sa Ang Probinsyano, Ikaw, na ginawang ko ng version, yung original song ni Yeng Constantino, ginamit din sa FPJ's Ang Probinsyano. Tapos, maraming salamat din sa Star Cinema, dahil yung movie na Seven Sundays, nabigyan po ako ng chance makanta yung soundtrack, which is yung Batang Bata Ka Pa. So maraming maraming salamat din po sa inyo. Ano pa ba? Ayoko may malimutan pasalamatan. Sa mga artist na naging kaibigan ko, totoong kaibigan sa ABS-CBN, sa Kapamilya Network, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Kay Vice Ganda at sa bumubuo ng GGV. Grabe, alam naman nating lahat na lahat ng artist na nagigest sa GGV, after mag-guest sa GGV, lumilipad, bumubulusok, umiingay yung career. So maraming maraming salamat, Vice. I love you. Alam mo naman, kahit off-screen, nawala sa TV, alam mo naman na sobrang pagpapasalamat ko sa'yo. Hindi lang sa blessing na may kinalaman sa career, kundi yung pagkakaibigan, pinapagpasalamat ko yun sa'yo. Maraming maraming salamat. Sa lahat ng mga TV shows kung saan ako nakapag-perform, It's Showtime. Actually, dyan pinanganak ang Budakel sa Showtime. Maraming maraming salamat. Sa Magandang Buhay, sa UKG, lahat ng shows sa ABS-CBN na nabigyan ako ng chance mag-perform. Gusto kong magpasalamat sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po. Gusto ko rin magpasalamat kay Coco Martin, dahil winelcome din niya ako sa family ng FPJ's Ang Probinsyano. Karamihan ng mga soundtrack na nakanta ko puro sa FPJ's Ang Probinsyano. At hindi lang yon, yung latest na entry niya nun sa MMFF, sa akin niya pinakanta yung soundtrack, yung Paloma. So maraming maraming salamat, Kap. Thank you. Maraming salamat sa opportunity niya. Hindi kita malilimutan. Sa TFC, sa bumubuo po ng TFC at ng Star Events, ABS-CBN Events, maraming maraming salamat po sa lahat ng opportunity na makapag-perform ako abroad. Lahat po ng bansa na napuntahan ko para mag-perform ay
dahil po sa inyo sa TFC. Maraming maraming salamat po sa opportunity na nabigay niyo sa akin for the past 6 years. At hindi ko po malilimutan yan. Maraming maraming salamat po. At higit sa lahat po ng naging supporter ko magsimula napunta po ako sa channel 2. Sa lahat po ng naging fan, sa lahat po ng sumuporta sa akin, sa lahat po ng nakanood sa akin at nag-cheer, sa lahat po ng naniwala sa talento ko during sa panahon na nasa channel 2 ako, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Wala po ako ngayon sa kung ano man kinatatayuan ko kung hindi dahil sa inyo. Sincerely po ako nagpapasalamat at habang buhay po akong tatanaw ng utang na loob sa inyo. At ngayon naman, gusto ko naman ikwento kung ano bang nangyari, kung ba't wala na ako sa ABS-CBN. Ganito po yan. Bago po nagkaroon ng lockdown, actually bago pa po na shutdown yung ABS-CBN, wala na po talaga ako sa ABS-CBN. Kasi meron po kaming event ng Budakel sa Iloilo. Papunta kami ng Iloilo that time. So ganito po yung nangyari. Pagdating ko po sa airport, nandun na si Bugoy, nandun na si Kiel, at meron silang kasama sa table na isang babae na dating nag-work sa ABS. And meron pang isang lalaki din silang kasama sa table. So, pag-upo ko, nagkukwentuhan sila, bati-bati, hello, hi. And then, na-bring up ni Bugoy yung topic about stocks. So, kukwentuhan sila ni Michael about stocks, sa pag-invest sa stocks. Tapos yung babae na dating nag-work sa ABS-CBN, nag-butt in siya. Tapos na-bring up niya yung current situation ng ABS that time regarding the franchise issue. So sabi niya na medyo pa-sarcastic yung biro niya na bakit hindi ka mag-invest sa ABS-CBN. Ayan o, bagsak yung presyo nila sa stocks dahil meron silang kinakaharap na crisis. So doon nagsimula yung topic about franchise issue. And then si Bugoy, nabanggit niya yung nakita niyang petition online, at that time alam ko sa Facebook yun eh, na kailangan ata ng parang, tama ba, 1 million signatures para sa petition or something. So hindi ko rin alam yung full details kung ano man yung pinapa-sign na yun. So parang sabi ni Bugoy, excuse me po, sabi ni Bugoy na 60,000 na lang yung kulang para mabuo yung 1 million. Ako naman, nakita ko rin yun, ang pagkakakita ko naman, 60,000 pa lang yung nagsasign. So sabi ko kay Bugs, hindi 60,000 na lang, 60,000 pa lang. At anong petsa na? May deadline po kasi yun eh, nung time na yun. Hindi ko na rin talaga totally matandaan kung ano man yung deadline. Pero that time, alam ko may deadline yun. Kailangan, bago umabot sa petsa na to, dapat mabuo na yung 1 million na pirma. So sabi ko kay Bugs, wala na yan, malabo na yan. Hindi na yan aabot kasi 60,000 pa lang, anong petsa na? Tapos, nagdagdag ako ng comment na sabi ko, mahirap yan, mahirap, nako malabo na yan, mahirap yan. Kalaban ba naman nila ang gobyerno? Si presidente ba naman ang kalaban? So malabo na yan. Doon na po natapos yung usapan namin regarding sa franchise issue. Ang hindi po namin alam is yung isang katabi namin sa table, yung sinasabi ko pong isang lalaki pa. Akala ko kasi kaibigan yun ng babae na kakwentuhan namin na dati nag-work sa ABS. It turns out, hindi pala niya kilala yung lalaki na yun. So, nire-record pala kami. Yung usapan namin, nire-record pala nung lalaki na yun na katabi namin sa table. Hindi namin alam. So, eto na, lumipad na kami. Papuntang Iloilo, nag-show na kami. After ng show, nagdi-dinner na kami, celebrate. Congrats, successful yung show, blah, 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 etc., etc. Biglang yung road manager namin, parang bigla siyang aligaga, bigla siyang panic mode, bigla siyang lumabas. Tapos tinawag na kami ni Bugoy. Pinalabas kami. Yun na, nagpapanik na sila na yung
nasa phone, manager namin, si Ate Kay, hindi ko masabing galit kasi parang hindi siya, actually hindi siya galit eh. More of worried siya kung anong mangyayari. Hindi niya kami talaga pinagalitan. Pero sobrang alalang-alala siya kung anong mangyayari kasi ito na. Yung guy na nag-record sa conversation namin about the franchise issue, nagkataon, kaibigan pala ng isa sa mga big boss sa ABS-CBN. So, apparently, pinarinig yung recording at ang dating sa kanila, wala kaming utang na loob or parang pinag-uusapan namin yung franchise issue and it seems na wala daw kaming concern. And parang ang dating sa akin personally, parang ang dating is ang impression sa kanila, kumakampi kami sa fact na hindi marirenew yung license. So hindi na kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Ako nung time na yon, hinihingi ko sana yung recording, gusto ko sana marinig. Pero naisip ko rin na hindi rin nila mapaparinig yung recording kasi tama po ba ang illegal wiretapping po ba tawag doon? Hindi rin ako sure kung illegal wiretapping ang tawag doon. Pero kasi hindi rin namin sure kung hindi na rin naging malinaw kung video ba kami or ni-record yung audio. So yung mga kunento, yung mga binanggit na details na nandun sa recording, hindi rin ma-verify kung ano ba talaga kasi hinihingi namin yung recording, ayaw rin naman din ibigay sa amin. So isip ko rin, yun nga, baka nga kasi baka illegal wiretapping yun. So hindi talaga nila mailalabas yung video or yung recording kung ano man ang nandun. After nun, pagbalik namin ng Manila, miniting ako ni Ate Kay, yung manager namin. Tapos kunento niya na, yun na nga, Daryl, banned kayo ni Bugoy sa ABS. May batas sa classroom, meron ng batas na bawal kami lumabas sa mga shows, sa lahat ng shows sa ABS-CBN. So, kaya ko rin to kinikwento, kaya ko rin to naisipan na ikwento sa inyo kasi recently bago nag-lockdown, sa mga nakanood, mapapansin niyo, nag-guesting kami ng Budakel sa Itbulaga. Actually, ang dami nagulat. Magbasa tayo ng mga ilan sa mga comments. Meron nag-comment, sabi niya, Budakel on GMA. Now, this is what you call a shock. Meron din nag-comment na, gulat ako doon, nasa GMA sila. Yan po yung guesting namin ng Budakel sa Itbulaga. Kasi po, bago po nagkaroon ng lockdown, dapat po magkakaroon kami ng concert ng Budakel noong March 20. Kaya lang nga, since noong March 15, nagkaroon na tayo ng ECQ, hindi na natuloy. So, since bawal nga kami ni Bugoy lumabas sa any ABS-CBN TV show, sobrang thankful naman kami na nabigyan kami ng pagkakataon na pinagbigyan kami ng GMA at ng Itbulaga, especially ng Itbulaga, na makapag-promote ng concert namin. So, nung time na yon, wala namang paglipat na nagaganap. Pero yun nga, kinaklaro ko lang po kasi ang dami nag-comment na ito, OMG, GMA na sila. So, ayoko rin na isipin ng ibang tao na, syempre, hindi naman natin maiiwasan na yung ibang tao iisipin balimbing. Tulad nga nito, merong nag-comment dito na, ito, sabi niya, very idol ko tong si Daryl Ong, pero nung nag-guest siya sa GMA, ayoko na sa'yo. Sinamantalan nyo habang wala ang ABS. So, nung nabasa ko yung mga ganitong comments, dun ako nagkaroon ng sense of urgency na ikwento kung ano ba nangyari. Yun nga po, hindi po ako ang umalis sa ABS. Tinanggal po ako, binan po ako. Dahil nga dun sa insidente na napagkwentuhan namin yung franchise issue and nakarating sa isang boss at ang impression nila, kampi kami, may kinakampihan kami. Pero talagang ang binanggit ko lang nun was, nako, malabo na yan. Kalaban ba naman nila ang government?
at si Presidente, malabo na yan. Actually, more of nagigilty nga ako para kay Bugoy eh. Kasi parang ang nangyari, nadamay siya eh. Pati siya binan eh. Kasi nandun siya sa conversation. Pero kung tutusin, wala naman din siyang sinabing mali. At least para sa akin. Ang sinabi lang niya, 60,000 na lang. Tapos doon ako sumingit. Sabi ko, hindi, 60,000 pa lang. At mukhang malabo na yan kasi anong petsa na. So yun, hindi na kami, nakakalungkot lang na hindi kami nabigyan ng chance magpaliwanag. Or hindi man lang kami kinausap nung boss na, actually kilala namin kung sino yung nag-ban sa amin. Pero hindi ko naman din siyang pwedeng banggitin kasi baka bawal, alam mo na. Pero yun, gusto ko lang na makapagkwento sa inyo kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi ayoko lang na, eto, may isa pang comment. Sabi niya, mga balimbing, huwag na kayo magpakita sa ABS-CBN. So personally, nahirapan akong pabayaan lang to na hindi man lang narinig yung side ko. So, again, nililinaw ko po. Wala na po ako sa ABS-CBN, wala na po ako sa Kapamilya Network. Pero wala po akong galit sa Kapamilya Network, wala po akong galit, wala po akong karapatan na hindi maging mapagpasalamat dahil sila naman talaga nagbigay ng opportunity sa akin bilang artist na makatawid sa mainstream. Kaya habang buhay ko ipapagpasalamat yun. Itong nangyari na to, alam ko naman, naniniwala naman ako na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay meant para madagdagan yung wisdom natin. Meron tayong matutunan na lesson. At the same time, we grow wiser and we grow stronger. And I know, itong nangyari na to, medyo hindi man siya yung happy ending. Still, hindi ako mauubusan ng rason na maging masaya at maging mapagpasalamat. Maraming salamat pa rin po sa Kapamilya Network, sa ABS-CBN. Maraming salamat. At marami po ako natutunan. And I'm sure, si boss po na nagpaban sa amin, for sure meron din siyang natututunan. At sa lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng sumuporta sa akin nung nasa ABS-CBN pa ako, maraming salamat. At sa lahat na nandito sa YouTube channel ko, maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang po, sana po wala akong nalimutan pasalamatan. The Voice of the Philippines na naging family ko, thank you. ASAP family, thank you. TFC family, thank you. Star Creatives family, thank you. Dreamscape family, maraming salamat. Star Music, Star Cinema. Lahat po ng shows sa ABS-CBN na nabigyan ako ng chance mag-guest at mag-perform. Maraming salamat. Vice, GGB, lahat na naging kaibigan kong artist sa ABS-CBN at staff. Maraming salamat sa inyo lahat. Hindi ko malilimutan lahat ng pagkakataon na binigay niyo sa akin. Hindi lang sa career, kundi makilala kayo at maging kaibigan kayo. At sa lahat ng sumusuporta sa akin, sana po, kahit dito nyo lang muna ako nakikita sa online, sa YouTube channel ko, sana po, patuloy nyo pa rin akong suportahan. Hindi naman po ako titigil sa paggawa ng content, ng music, para sa inyo lahat. Yun naman ang pinakahangarin ko. Makapag-inspire using the talent that God has blessed me with. So, sana po, dyan lang kayo, kapit lang kayo. At sana po, manatili kayo lahat malusog, ligtas. At itong pinagdadaanan nating lahat, for sure, malalampasan natin itong lahat. Love you guys, and tara, balik na tayo ulit sa music.